isang feng shui expert ang nagbabala na ang Year of the Tiger magiging Year of the Breakups? Kaya kahit patapos na ang taon, may ilang gusto pa rin makasiguro para makontra ang babala. Gumagamit sila ng Kayuma! Nakaliwat kanan na rin ngayon ang bentahan online. Pero hindi na lang daw love life ang kayang solusyonan ng Kayuma ngayon. Pati raw problema sa pera. Gaya ng tinatawag na gambling set o Kayuma sa sugat. Ibinibenta naman online ng faith healer na si Kino, na mas kilala bilang si Kalbolario. Maraming nagtatanong sa akin kung meron ba daw akong anting-anting sa sugal. Kasi daw lagi daw akong nananalo at laging nagka-cash out. Sabi ko sa kanila, meron akong agimat sa sugal. Na kapag ginamit nyo ito, hindi kayo matatalo sa online sabong. Tapos ayun, sabi nila, igawa ko din daw sila para naman makabawi sila sa talpak. Sabi ko na lang sa kanila, sige, gagawa ko kayo. Tapos ayun, doon na nagsimula yung pagninegosyo ko ng anting-anting. Ang kanyang gambling set nakalagay sa red pouch, ang lucky coin na swerte raw sa mga card games at loto. Ang lucky chicken na lucky charm naman daw sa sabong. At ang lucky horse na swerte raw sa karera ng mga kabayo. At para raw siguradong tatalab ang Kayuma, meron pa itong orasyon mula sa itinuturing na patron ng swerte. Parang alas lang din po sa katawan. Pwede din gawin na pagpurma. Kasi sabi ng iba, nakakagawa po daw. Pero siyempre, ang bisa talaga nun ay siswertehin ka talaga sa sugal. Lalo na sa online sabong. Ang kadalasang suki raw ni Kino, mga OFW, bawat set, ibinibenta niya sa halagang 1,500 pesos. Sa katunayan po, hindi po talaga 100% na effective yung Kayuma ko. Suritihan lang din po talaga, kung malas ka ngayong araw, bumawi ka na lang bukas. Basta talpak lang ng talpak, hanggat may ari-arian pa kayo, darating din ang araw na makakabawi din kayo. Isa sa magpapatutuong mabisa raw ito, si Angelo, na nakilala si Kalbolario sa online casino. Tinanong ko po siya kung bakit siya lagi nagka-cash out sa talpak. Sinabi niya po sa akin yung sikreto niya, na may ginagamit siyang agimat pag siya ay nagkatalpak. Siyempre, gusto ko rin manalo, kaya bumili rin ako. Para raw swertihin si Angelo sa online sabong! Ginagamit niya ang tinatawag na gambling set o Kayuma sa sugal na binili niya online sa nagpapakilalang faith healer na si Kino. Tinanong ko po siya kung bakit siya lagi nagka-cash out sa talpak. Sinabi niya po sa akin yung sikreto niya na may ginagamit siyang agimat pag siya ay nagkatalpak. Pirmi lang daw itong nasa loob ng kanyang bag. Hindi rin daw niya ito ipinapahiram sa iba para hindi mawala ang talab. Sa tuwing hawak nga raw ni Angelo ang kanyang gambling set, parati raw siyang siniswerte sa sugal. Katunayan, 13,000 hanggang 15,000 pesos ang kanya raw napapanalunan kada araw. At sa 6 na buwan na paggamit nito, ang kanya raw napanalunan umabot ng halos 100,000 pesos. Os? Siyempre, nanalo po ako. Ang unang-unang binigyan ko ay aking mga magulang at ang mga kapatid ko. Binabalatuhan ko talaga sila kapag ako'y nanalo na malaki sa talpak. Pero sa araw na ito, wenasin kaya si Angelo? Naman. Lalo na, natalo pa. Siyempre po malungkot kasi talo po ako ngayon. Pero siyempre, iniisip ko na lang na baka hindi ito yung araw ko. Baka po bukas, suswertihin na ako. Basta po, nasa isip ko na lang ay talpak ng talpak hanggang may ari-arian. May ilan natin talagang naging swerte. Nung bumili sila ng agimat sa sugal na ginawa ko. Yung iba nga, bumalik sa akin. Para ikwento lang na effective talaga yung agimat. Yung isa nga, sabi sa akin, nakabili daw sila ng brand new ng tricycle. Pero, dati pala sila nakamuntiro ng kotse. Yung isa naman, nakabili ng brand new na bike. Pero, dati daw siyang may motor na Elmax. Yung isa naman, sabi niya, nagkaroon naman siya ng pambayad sa upa ng bahay. Pero, yun pala,
meron pala sila dating sariling bahay. Yung isa naman, nakabili daw siya ng malaking aquarium kasi gusto daw niyang mag-alaga ng isda. Yun pala, dati pala siyang may-ari ng fish pond. May mga kabataan din pumunta dito sa akin at sinabing nakabili daw siya ng iPhone 5S. Kinongrats ko pa nga yung bata. Sabi niya sa akin, hindi daw siya sanay na gumamit ng iPhone 5S. Masanay daw siya sa dati ng cellphone na iPhone 13 Pro Max. Ito naman ang pinakahinangaan ko sa lahat na ng kwento sa akin. Nakapag-travel na daw siya kung saan-saan na lugar. Dahil nagtatago siya sa mga inutangan niya. Pagdating pa lang ng mga Kastila, sino po nagturo sa mga Pilipino ng sugal? Sa totoo lang po kung ano iniisip nyo. Tapos wala naman kayong isip, eh di wag na kayo mag-isip. Bali ang may papayo ko lang po sa mga naniniwala sa swerte. Kaya wag po kayo maniniwala sa swerte. Malas po yun. Nakaugat na sa ating kultura ang paniniwala sa mga gayuma. Pero hindi ba't lahat naman ng bagay sa pag-ibig o pera man, mas masarap kung bago mo makamtan, yun talagang pinag-effortan at pinaghirapan. Yo, shout out pala sa pamilya ko sa probinsya ngayon at shout out din pala sa tatay ko, sa nanay ko, sa mga kapatid ko. At shout out din sa mga tropa ko dito sa Korba. At shout out din sa kapitan namin na si Alan Expression. At shout out din pala kay sa team Paru-Paru G at team Sopas. At shout out din paring Riniel. Shout out din kay paring Ivan. At shout out din kay Boss Bungbong Mamoyak. At shout out din kay Boss Rinan. Shout out din kay Totoy Hans. Shout out din kay Bato. Shout out din pala kay Boss Iyong, kay Ate Maya. Shout out din kay Ate Jibel. Shout out din ka pala kay Boss Rocky. At shout out din kay Tongit. Shout out din kay Apay. Shout out din kay Joris. At shout out din kay Boss Bawi. Shout out sa mga Tempo Gadlawin. Shout out din kay Boss Kadya, Ati Jean, Ati Chinya, Lula Lal, Lula Sis, Kagawad Adin, Kagawad Albin, at Eskirika, Ati Manuel, at Ati Angel, Ati Emily, Ati Sinya. Shout out din kay Kapitan Jopring. Shout out din pala sa akong tiyuhin na si Jerry Punay, si Jimmy Punay. Shout out din sa mga kaibigan ko ngayon sa probinsya na si Jobert Punay at si Nobert Punay at si Julius Punay at si Bando Punay at si Lito Punay. At shout out din pala sa kaibigan ko na si Jobert Tagalog. Huwag niyo makalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe sa aming YouTube channel. Maraming salamat po.